Welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Today mga boss, hindi to clickbait again at paalala ko lang sa lahat ng mga masisiraan dyan sa daan, putulan ng belt, biglang namatay ang motor, pwede nyo po dalhin sa shop. Free labor po tayo sa lahat ng mga masisiraan sa daan. At sa lahat ng mga nagtutulak, naghahatak, pwede nyo dalhin sa shop ko. Nandyan yung link sa baba. Tapos, free reset ng ECU tayo. Tapos, free check-up. At may free service kami ngayon sa lahat ng mga frontliner sa panahon ngayon. So again, window shop. Kung bago ka lang dito, huwag mo kalimutan na mag-subscribe at mag-follow ka sa aking Facebook page para updated po kayo sa lahat ng mga video na i-upload pa natin. Mga boss, kung naalala nyo yung ginawa kong vlog, yung tungkol dun sa palipat-lipat ng ng mekaniko. So ngayon bubuhay na namin siya, na-retread na yung na-lost thread, tapos nahugot na rin yung mga yung putol. So papakita ko sa inyo para mas na maintindihan nyo po. So ito yun mga boss. Nasaan na yung pina-retread? Ito. Ito yung magneto. Oh, so yun mga boss. Na-retread na siya, okay na siya. Maayos na siya today. Tapos nilinis na rin siya namin mga boss, lahat ng mga carbon yan. Yung black okay naman siya. Yan, tatanggalin natin yung mga carbon. Assist ganyan, lilinisin siya para wala, parang bago na ulit yung motor, yung makina. Yun yung nagkukos talaga mga boss ng yung mga carbon deposit na naipon. Minsan kumakalang dito sa barbula, kaya nawawala ng compression yun. So dalawang nire-refresh namin ngayon, ito pa. Isang bit carb at isang DTFI overhaul. So ito, may dagdag problema pala sa motor niya. Ito sa pula. Ito yung dagdag problema. Yan, kung napapansin nyo yan, may bakat ng tornilyo na mahaba. At mahaba siguro nalagay, tumagos, yan, nagka-problema. So kaya pala minsan parang nawawala ng hatak. Sensor din po kasi ito mga boss . Sensor tong stator na to. Ito yung nagbibigay ng kuryente sa motor natin. So ayan o, may damage na yan. Matik, kailangan na itong palitan mga boss. Yan. So ito, hindi lang pala to refresh kasi sabog pala to. Ayan o. So ayan mga boss o. Ayan. Grabe ang gas-gas. Ayan o, kayod-kayod o. Kayod-kayod. Nasaan yung piston niya? Yan yung piston niya mga boss . Yan o, bakat-bakat . So wala talaga, wala nang pag-asa. Palit black talaga to. Ayan. So napabayaan to ng change oil. Gamit lang ng gamit. Hindi niya nasunod yung standard ng change oil. Ayan o, tingnan mo. Ayan o, hindi magalaw yung piston . Ayan o, pinababa ako. Ayaw. Nag-lock. Lagari ang katapat niyan. So ayan po. Ayan, nakita nyo. Yung head niya. Ayan yung head niya. Nakaangat. Anto? Ay, may nahulog. Ayun, nakita ko. Sigit lang. Ayun, sapa ako. So, ang daming carbon na yun ng kapal. Lilinisin na rin natin yan, mga boss. Sulit na to. Yan, so ganyan kahirap po magtaklas ng pin ng piston pag sabog. So ito po yung itsura ng piston na sabog. Natuyuan to ng langis, halata naman. Hirap. So yan . So lagi po kayong stricto sa change oil mga boss. Kung yung langis, halimbawa 1,000 lang, 1,000 lang talaga, wag pa sobra. Panoorin nyo yung video ko regarding nyo sa change oil. So para hindi nyo sapitin yung ganito. Magkano ang labor? 1,000. Magkano yung black? 1,700. So medyo makati. Magkano yung langis? 250 lang.
sa isang pagkakamali, sa isang kapabayaan, ito mangyayari sa iyo, mga boss. Oo, sana kung ito lang, no? Minsan, ano ba nangyayari minsan? Oh, minsan yung connecting rod pa. Tapos yung mga bearing pa, di ba? Set yan dati. So, ito na siya, mga boss. Malapit na siyang mabuo yan. So, kung papansinin mo talagang ano, nilinis na yan namin, ha? Grabe na yung mga bakat, mga peklat ng black niya. So, yung mga ang pinaka-purpose, mga boss, talaga ng ginawa natin dito ay una, itong pula. Alam naman natin na loose thread yung ano, yung sa stud bolt niya, kaya pinaretread natin. Tapos, nirefresh na lang din. Kasi ganun din naman eh, backlash, biyak, refresh, matik na. Nilinis na lang din yung piston at saka piston ring. Tsaka yung black, malinis naman talaga yung black. Tapos, pinalitan na lahat ng mga gasket. Talagang, hindi pa naman ito tapos eh. Tapos na ba ito? So, yan. Yung mga carbon kanina, wala na. So, yan na ba siya? Rebor. Sa mga nagtatanong rebor, hindi ko maisasuggest yung rebor, ha? Pero maraming gumagawa ng rebor. So, hindi ko maisasuggest. Kasi ganun din eh. Kaysa magpa-rebor ka, papalta mo ng rebor na piston at saka piston ring, mas malaki doon sa black, hahabulin natin yung rebor. So, bili ka na lang ng bago. Alas konti lang diferensya, bili ka na lang ng bagong black kaysa ipa-rebor mo siya. So, hindi naman lahat kasi ng rebor, pero perfect yung pagka-rebor eh. So, pwedeng hindi maganda yung pagka-rebor. So, ganun siya, mga boss. Pinaka-the best talaga, palit na lang siya ng bago. Ang ginawa namin, pinalitan namin siya ng itong brand. Ito din yung black na to, ang nakasalpak sa motor ko. So, W brand. Yan. Oh. Japan technology siya, mga boss, Japan. So, ang presyo nito is 1.6. Oh. Kadalasan naman, ang refresh, ginagawa naman yon sa mga nasabugan, yung matataas na yung odo, wala nang hatak, wala nang kompresyon, natuyuan ng langis. Doon yun ginagawa kadalasan talaga yung refresh. Pero sa mga mababa naman yung odo, hindi pa naman nagbabago yung takip ng motor nila. As is pang maintenance, pang gilid, linis carb lang. Tapos sa mga FI naman, linis gilid, palit filter, throttle body. Yun lang ang mga maintenance na ginagawa. Yun lang talaga kadalasan, mga boss, ang ginagawa. So check nyo na lagi, i-aware nyo na lang yung ano, yung change oil. Mag-base kayo dun sa langis. Ang may recommend ko lang sa inyo, syempre may kanya-kanya naman tayong langis. May kanya-kanya naman tayong paniniwala sa langis. Kung ano yung mas maganda sa inyo, palagay nyo, yun po ang gamitin yung langis. Pero ang may recommend ko lang sa inyo is yung Delo. Hindi po ako bayad ni Delo, no? Ang may recommend ko sa inyo, Delo, kasi ang Delo is 4,000 kilometer malinis pa. So, kung ginamit mo yung motor mo, 4,000 kilometer malinis pa. So, malaking bagay yun. Mas mahaba yung tinakbo mo, mas gamit na gamit mo yung motor mo, mas nakatipid ka. Not unlike sa mga ibang langis na kadalasan na sinasabi nila, 1,000-1,500 kilometer lang, mag-change oil ka na. So, nasa sa inyo po yan, mga boss, kung anong gusto nyo langis. Kung ano yung gusto nyong langis, di ko hawak yun. Sinasuggest ko lang ito kung sakaling magustuhan nyo din yung langis na ginagamit ko dito sa shop. So, yun, mga boss. Nga pala, meron tayong yung raffle natin sa 100,000 followers. Na-upload na namin yun. Check nyo na lang sa YouTube at saka sa ating Facebook page. May video na doon kung paano makasali. May video na po doon kung paano makasama sa ating raffle. Tapos mamaya ipapakita ko sa inyo pag tapos na
Paparinig ko sa inyo yung tunog, ipaparinig ko sa inyo kung may ingay pa ba, paparinig ko sa inyo kung okay na ba siya bago namin ibigay sa customer. Then So ito mga boss, isa yung bit, tapos na yung bit carb. Ito bit carb. Maandar na po siya. Papalitan na lang namin siya ng susiyan. Kasi yung susi niya kakaiba. So what's up mga boss, hindi na namin maantay yung mga may-ari. Mamayang gabi kasi nila kukunin eh. So paparinig ko lang sa inyo yung tunog ng mga na-refresh na, no? Yan. Okay na. So all working na siya mga boss, maandar na siya. Beat FI. Paparinig ko lang sa inyo. So ayan siya mga boss. All working na siya, umaandar na siya. Ayan. So ayan mga boss, natapos na namin yung beat FI at saka beat carb na refresh. So ayan mga boss, hanggang dyan ang video natin. At again, window shop. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para updated kayo sa lahat ng video na i-upload pa namin. So, thank you mga boss.